Nga pala mga idol, meron akong ginawang bagong YouTube channel at doon mamimigay tayo ng vivo Y11. Once na umabot na ito ng 10,000 subscribers, mamimili na agad tayo doon ng isang lucky winner ng vivo Y11. Ang kailangan mo lang gawin ay subscribe to the channel, link down below. Hit the bell and syempre mag-comment ka rin ng kahit ano para masali ka sa ating giveaway. And don't worry mga idol, tuloy pa rin ang ating giveaway sa ating FB page ng Realme C11 once na umabot ito ng 20,000 followers. Ang video na ito ay hindi ko tinitiyak kung fan-made ba o totoong kaganapan sa winter tournament. Nabasa ko lang to sa isang libro na kung saan parehong author din ang nagsulat ng Aiwa Academy versus Shohoku. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko lang to sa isang libro at hindi nakamanga version. O sa madaling sabi, walang animated pictures na naka-indicate. Anyway, bago natin simulan to, pasok ko lang muna intro ko mga idol. Come on, don't gotta work, I be living like a boss do. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss too. If it don't make dollars, don't make sense. This for my people who be struggling. Winter Tournament Chapter 160. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito ngay talaga, itong si Rukawa ang kumakana para sa kanyang kupunan. At dito nga isang tres nga ang kanyang pinakawalan. Kaya naman dito nga nakuha nga nila ang kalamangan sa apat. At dito, 30 seconds na nga lang ang natitira sa oras. Kaya naman itong si Coach Takato ay napangtinga. Magaling, magaling ang pinakita mo bata. 30 seconds na lang ang natitira sa laro. At lamang pa tayo ng apat. Mahusay ka talaga. Ikaw talaga ang pag-asa ng ating kupunan para manalo. Sige, tuluyan mo nalang silang tapusin. Wika ni Coach Takato sa kanyang isip. At dito ngay, possession na nga ulit ng Team A. Ngunit, sa pagkakataong ito, lumagay nga sigurado itong si Coach Ansay. Kaya naman dito ay humingi nga siya ng isang timeout para bigyan ng payo ang kanyang mga kasamahan na. Kaya naman dito ngay, napapito nga ang referee. Huling time out na ng Team A. Sige na, wika nga nito. Kaya naman dito nga sinalubong nga silang lahat ni Ayako. Magaling Team A, maganda ang pinapakita nyo. Ngunit talagang nandyan na si Rukawa at ayaw magpaawat. Lamang sila ng apat at 30 seconds na lang ang natitira sa laro. At pag namintis nyo pa ang posisyon na to, sigurado tapos na ang laro at tapos na ang inyong mga pangarap na mapapahinga. At sa pagkakataon nito, mapapasubok na kayo sa isang malayo ang jogging. Kaya dito, ibigay nyo ang lahat kung gusto nyo mapagpahinga. Wika nga ni Ayako sa kanila. At itong si Coach Ansay nga ay biglang nagsalita. Tama si Ayako. Pag namintis nyo ang tira na to, sigurado walang pahinga na magaganap. At sigurado kinamukasan nito ay mapapasabak kayo sa malayo ang jogging. At tandaan nyo, walang pahingahan ang training na yun. Tumagal kung sino ang tumagal. Kaya ibuhos nyo na ang lahat kung ayaw nyo mangyari ang lahat ng yun. Wika nga ni Coach Ansay. Kaya naman dito ay tumugon nga itong Sakuragi. Gagawin namin ang lahat coach para manalo ang lalarong ito. Ipapakita namin sa kanila na dapat silang hindi katakutan. Wika nga ni Sakuragi. At dito ngay tumugon din itong si Mitsui. Tama ka Sakuragi, dudurugin natin ang lahat ng yan. 30 seconds na lang ang natitira sa olas. Gagawa tayo ng malupitang clutch. Wika nga ni Mitsui. Kaya naman dito ngay, nagbigay nga ng play itong si Coach Ansay. Makinig kayo. Fujima, ikaw muna ang magtimo ng bola para sa inyong opensa. Kailangan ng karanasan at kalmadong pag-isip dito. Hindi kailangan ng pressure o kaba. At ikaw Miyagi, ikaw ang support natin. Bahala ka na mag-screen kung sino man ang gusto mong screenan. At malibre na ang bawat isa. At ikaw Hanagata, tabayan mo ang iyong baba.
Huwag mo nga yarang makuha ni Akagi ang bola kung sakaling magmintis tayo. Siguraduhin mo na sa atin ang rebound. Sakuragi, ito ang sayo. Gusto kong umikot ka mula sa labas hanggang paloob, hanggang malito ang depensa nila at sayo lahat mag-focus. Nakuha mo. At syempre ikaw, Mitsui, kakailanganin natin ang test mo dito. Pag naipasok mo yan at isa na lang ang kalamangan nila, sigurado magkakaroon ng pressure yung mga yan at hindi nila ma-execute ng maayos ang kanilang plano. Kaya sige na, wika nga ni Coach Ansay sa kanila. Kaya naman dito nga napabulunga sa isip itong si Mitsui. Ako ang magpapakitang gilas dito. Ipapakita ko ang malupitang clutch. Kumanda kayo, Team B. Wika nga nitong si Mitsui habang sa kabilang banda. Itong si Coach Takato ay pinapayuhan nga ang kanyang mga kasamahan. Kyota, Rokawa, kayo ang bahala kay Sakuragi. Huwag na huwag nyo ngayang makareceive pa ng bola. Nakaatang sa inyo ang trabahong yan. Pag nakuha niya yan, sigurado babanggain at babanggain ka yan sa loob. Magkakayod marino yan. At sinisigurado ko, sa kanya pupunta ang bola. Alam ko na ang play na yan ni Coach Ansay. Wika nga nitong si Coach Takato sa kanila. At dito, tapos na nga ang timeout nila. At sa pagkakataong ito, hawak-hawak na nga ng Team A ang bola. At si Fujima nga ang nagtitimon dito. Team, mag-focus lang kayo. Kailangan tayong makapuntos dito. Sakuragi, yanda mo na ang sarili mo. Ikaw ang gagawa ng puntos dito. Pagkukunwaring wika nitong si Fujima. Kaya naman dito ngay, ang depensa nga ng Team B ay nag-focus lamang kay Sakuragi. At itong si Maki ay napabulong nga. Kay Sakuragi pala pupunta ang bola. Sige, alam na namin. Wika nito sa kanyang isip. At dito, isang cut nga ang ginawa ni Sakuragi sa loob. Kaya naman nag-compress nga ang depensa ng Team B sa kanya nang biglang. Isang pasa nga ang ginawa ni Fujima patungo kay Mitsui. At itong si Coach Takato ay nagulat. Ano? Seryoso? Kay Mitsui pupuntang bola? Hindi ko inakala ang lahat ng yun ah. Wika nga nitong si Coach Takato. At dito, tumira nga si Mitsui ng isang tres. At ayun na, pasok nga ang tres ni Mitsui. Kaya naman dito nga naibaba na nga nila ang kalamangan sa isa. At dito, wala nang time out pa ang Team B. Kaya naman, hawak-hawak na nga ni Rokawa ang bola. Hoy, ikaw Rokawa, huwag mong madaliin. Huwag ka nang titira at konting oras na lang ang natitira. 20 seconds na lang. Sige, kalma mo lang bola at huwag ka nang tumira. Umiwas ka sa mga foul. Wika nitong si Coach Takato. Kaya naman itong si Rokawa ay kalmado nga lamang na nagtitimon. Kaya naman dito ngay, sumigaw nga itong si Ayako. Hoy, Sakuragi! Foulin mo na si Rokawa! Huwag niyong hayaang maubos ang oras. Talo na kayo. Hindi na sila abutin pa ng shot clock. Lamang pa silang isa. Pag natapos ang oras, sigurado, talo na kayo. Wika nga nitong si Ayako. Kaya naman dito ngay, dali-dali ang tumakbo itong Sakuragi mula sa labas. At dito ngay, rinaratal pa nga niya itong si Rokawa at hindi pa pinafoul. Nang biglang, isang napakabilis na sundot nga ang kanyang ginawa. Kaya naman dito ngay, hawak-hawak na nga niya ang bola at isang napakalinis na steal nga ang kanyang ginawa. Ano? Steal? Malas! Malas! Minaalas pa kami sa pagkakataon na yon. Sige, ako nang bahalang depensaan pa to. Wika nga ni Rokawa sa kanyang isip. Kaya naman dito ngay, 5 seconds na nga lang ang natitira sa oras. Sakuragi, dalian mo! Huwag mo nang isalaksak ba! Pag abot mo sa 3, tumira ka na agad, dalian mo! Pag naipasok yan, panalo na ko sigurado. Wika nga nitong mga kaibigan niya. At dito, malayo na nga ang espasyo ni Rokawa at Sakuragi. Ngunit, kunti na nga lang ang oras pa natitira. Kaya naman dito ngay, pumukul nga ng isang tres itong Sakuragi.
At itong mga tao ay napanganga nang biglang bumazer na nga. Dahil natapos na nga ang laro at pagtingin nga nila sa taas. Banga! Pasok ang tres ni Sakuragi! Kaya naman dito ngay, napasigaw nga siya. Nakita nyo ba yon? Yon ang tres ng isang henyo. Panalo kami, yehey! Wika ni Sakuragi. Ngunit pagtingin nga niya sa kanyang bench, nakasimangot ang mga to. At dito ngay pumito nga ang referee. Not counted! Hindi counted ang tira ni Sakuragi! Wika nga ng referee. At itong si Rukawa ay napatalon nga. Nice one! Hindi counted ang kanyang tira. Ngunit, nakakahanga ka Sakuragi. Nagawa mo pa akong istilan sa pagkakataon na yun. Lubos akong umahanga sa'yo. Ang larong ito ay walang saysay. Ang nagmamatter lang naman dito ay nalabas mo ang tunay mo na galing. At dito ngay nakuha mo ang respeto ko. Hindi importante kung manalo o matalo sa larong ito. Ang importante ay batak na tayo pagdating natin sa finals. Wika nga ni Rukawa sa kanyang isip na tila ba humahanga kay Sakuragi. Ano kaya ang kakalabasan ng susunod na bahagi? Ngayong makakaharap na nila ang ICC Championship. Abangan natin susunod na bahagi.